Nagkakagirian na nga sa pwesto para sa MVP award ang mga inaasang players na mangingibabaw sa statistical race habang papalapit na ang pagsasara ng 47th season ng PBA. Sa kakalabas lang ng mga detalye ng liga, nangibabaw ang dalawang pinakahuling nanalo ng MVP award sa loob ng 8 taon na sina Junmar Fajardo ng San Miguel Beer at Scottie Thompson ng Barangay Ginebra. Nanguna pa rin siyempre ang 6-time awardee na si Fajardo na may kabuuang 28.9 statistical points matapos pangunahan ng Beermen sa isang semifinal finish nitong katatapos lamang na Commissioner's Cup. Napanatili ni Fajardo ang number 1 position nito mula pa noong huling naglabas ng update matapos ang pagkakasungkitilan ng Philippine Cup noong Setyembre. Sumunod naman sa listahan si reigning MVP Scottie Thompson na kumamada ng 24.9 statistical points matapos tanggalin ang personal award na Best Player of the Conference ng Commissioner's Cup at pangunahan ng barangay na masungkit ang 15th kampiyonato ng prangkisa nito. Umangat mula sa number 3 spot noong nakaraang Philippine Cup patungo sa number 2 ang 29-year-old guard mula Perpetual Help at panatilihin ang sarili sa tsansang makuha ang 2nd MVP award ng kanyang umaarangkadang karera. Bagamat malayo ang agwat sa statistics ni Fajardo kay Thompson, ay inaasahang magiging mahigpit ang laban ng ito ng 2nd MVP awardee at Gila Shoe-ins, lalo't parehong nasa magandang kondisyon ngayon ang kani-kanilang mga teams kung ang mga resulta ng 2nd huling komperensya ang pag-uusapan. Siguradong aabot hanggang bandang dulo ang mararating ng Gin Kings at SMB, kaya't makakakita ang mga tao ng pukpukang labanan para sa award. At inaasahan ding makakadagdag gulay sa labanan ito ang pag-angati ng mga performances ng iba pang mga nasa listahan tulad din na CJ Perez na ngayon ay nahulog sa 3rd pwesto na may 24.6, si Northport mainman Robert Bolick na umangat sa 4th mula number 6 sa pagkakatala ng 23.2. At ang dati nitong kakampi na ngayon ay Ginebra standout na si Jamie Malonzo na mayroong 21.9 para sa 5th pwesto. Ang 5 pang kumumpleto sa top 10 na inilabas ng PBA ay ang mga sumusunod. At ngayon niyang gumugulo na ang 3rd at huling komperensyang ito, mapapanitili kaya ni Fajardo ang kanyang pwesto at kunin ang kanyang 7th MVP award ng liga? O mauuhusan siya ni Scottie? Lalo't ang Governor's Cup ang komperensya kung saan laging malakas ang Ginebra at magbibigay sa kanya ng pagkakataong humakot pa ng kailangang statistical points. O baka naman, magkaroon ng malaking resurgence ang ilan pang mga nasa listahan at gumawa ng kagulat-gulat na upset at tanghaling bagong MVP ng liga. Sino sa palagay niyo ang magiging MVP ng taong ito? Ilagay sa comment section ang inyong opinion o saloobin sa usaping ito.